Hello, welcome to Dad's Corner. Kamusta po kayo? Matagal po tayong hindi nakita-kita. So, ngayon po, sasagutin natin yung mga tanong ng mga kasamahan po natin. Hey, syempre po, tungkol sa buy and sell ng kotse. Una po, reminder lang, hindi ako expert, nagsishare lang po ng aking experience. Ayan, yung ginagawa po natin. Okay, so sagutin po natin yung unang tanong. Ang tanong, galing po kay Sir John. Thank you so much for sharing this, sir. Plano ko din mag-buy and sell this year. Pero ang main concern ko is if bibili ka ng second hand sa bank or sa ibang owner, paano po ba yung transfer ng name? Need mo ba na i-transfer sa pangalan nyo pagkabili? Ako po hindi ko na tina-transfer yun, sir, kasi meron naman pong deed of sale tapos ibebenta nyo naman po yun. So kung ibebenta nyo din po, diba, pwede na po yung deed of sale kahit po hindi sa inyo nakapangalan. Tapos pag kung sino po yung buyer nyo, kung sakaling siya rin gagamit ng kotse, pag ipapa-transfer nyo na po sa pangalan nyo yun, yung deed of sale lang po ang gagamitin nyo doon. Tsaka yung mga, syempre kasi may mga ORCR, pero hindi nyo na po kailangan na ipa-transfer sa pangalan ninyo. Kaya tuloy lang po, pwede po kayo mag-buy and sell. Ayan. Okay. Second po, sabi niya, ito yung sa, advice lang niya po, dun sa isang, video tungkol sa pag-inspect ng mga buy and sell ng kotse, ng second hand na kotse. Sabi niya po, i-check daw natin yung clearance galing kay Young Master. Check nyo rin yung clearance ng tires. Minsan kasi meron malapit na sa pinto yung gulong. It means bangga. Ayan, so magandang tip po yan galing kay Sir Young. And then, 2.4 million, sir. Ilang cars yun makukuha? Sa lot po yan, per lot, mga lima po. Mga limang unit po yan. Ayan. So boss, saan po kayo kumukuha ng unit? Sa bangko lang po ako kumukuha. Mas comfortable ako sa bangko. Ayan. Galing kay Sir Joy. Sabi niya po, sir, paano discard niyo sa insurance? Halimbawa, paso na insurance or malapit na mapaso at maabutan sa possession nyo yung auto. Kung hindi nyo naman po ginagamit, kung naka-display lang naman sa inyo, ako po, hindi ko na pinaparenew. Kumbaga, dagdag na yun sa, tawag dito, kasi as is where is naman po yung pagbenta natin. So, kasama na po yun. Kumbaga, magtatawaran na lang kayo dun. Okay. And then, hello po sir, saan bank po ako maaaring tumingin ng mga units na pwede kong ibenta? Thank you in advance po. Galing kay Sir Oscar. Yun nga po, katulad ng sinabi natin kanina, lahat po ng, halos lahat ng banko po, meron sila mga repossessed na units. So pwede po kayong tumingin dyan. Una, tingnan nyo po muna sa internet. Mga yun, BPI, PS Bank, tapos yung mga BDO. Meron po yung mga repossessed. Tingnan nyo po muna sa online bago po kayo pumunta. Tapos tumawag po muna kayo para alam nyo yung schedule. Kasi po may mga banko na yung viewing ganitong araw lang. Yun. So, para po hindi masayang yung pagpunta nyo. Yeah. Sir, may mobile number ka. Looking sana ako for Innova. Okay. May phone number po ako, sir, pero yung Innova, wala po ako ngayong Innova. Meron po ako Avanza, 2019 na Toyota Avanza G. Automatic po yun. Ayan, yun po ang meron tayong unit ngayon na available. Okay. Then, ito po, sir, ask ko lang po kay Sir Noli. Sir, ask ko lang po yung 100,000 na deposit sa banko for bidding, di na nga po siya refundable. Pero sa next bidding, pwede po ba yan na rin ang nagamit pong pondo sa banko? Thanks po sa sagot, sir. God bless po. Yes, sir. Yun din po ang gagamitin nyo. Once na interesado pa po kayo mag-join sa bidding, andun lang po yung pera nyo, yung 100,000. Okay. Kay sir, kay ma'am, Weki, Kasuke, muntik na ako mayak sa verse. Ayan. Sana po na-bless kayo sa verse po natin. Ayan.
May tanong din po si Sir Boyet. Hi sir, tanong na po. Nabili ko yung kotse na di nakalakad, yung deed of sale. Bali, 2009 ko pa siya nabili. 2009, ano nga 2021. Second owner siya, pang third ako. Yung i-renew ko yung registration, bali yung orig na CR at OR lang pinepresent ko sa LTO. Nakapangalan yung orig, CR sa company. Hindi naman po ako nung problema noon, 2019. June, noong nag-expire. Tanong ko lang po, kasi dahil sa PMVIC, hahanapin po ba nila yung deed of sale? Unang-una, na naka-hold po yung ano natin, no, yung PMVIC. So hindi po siya mandatory ngayon. Okay? Nung ako po ay nagpalipat sa pangalan ko dati, talaga pong hinahanap ang mga deed of sale. Hinahanap po talaga 'yan. So importante din po 'yan. Pero kung sa PMVIC po yung concern nyo, sa ngayon po naka-hold naman yan. So, hindi po kayo mamamroblema dyan. Ayan, sir. So, paano ang kitaan kung hulugan kong kinuha sa bangko? Ito may follow-up question siya. Since hulugan kong kinuha, pepresyuhan ko rin ba siya ng total ng mahuhulugan ko at hindi ng cash price niya? Unang-una po, kapag ginawa niyo yun, kasi sinabi niyo po, kinuha niyo sa bangko, and then installment niyo siya kinuha, may interest po yun. So sabihin natin, for example lang po, 500,000 yung halaga ng kotse, tapos may interest siya, sabihin natin naging 700,000. So kung yun pong gagawin yung selling price, unang-una, may hirapan po kayong ibenta yun. Dahil mataas po siya compared dun sa unit or dun sa actual price niya. Parang ano po, hindi advisable na gawin yun, dahil kung ako po ang bibili na kumaga 500 lang market value niyan, tapos bibenta mo sa akin ng 700,000 at hindi na yung brand new talaga, parang hindi ko po bibili niyan. Yun. Tapos, yun pa. Gusto ko po sanang, galing kay Sir Tolitz. Gusto ko po sanang magnegosyo ng ganyan, kaso lang natatakot ako, baka malugi kasi wala akong gaanong kaalaman sa sasakyan, pero marunong po akong magbenta. Ayan. Mas maganda po yun na marunong kayo magbenta. kasi yung sa pagtingin ng sasakyan, pwede naman po kayong magsama ng mekaniko kung talagang wala kayong alam sa sasakyan. Kaya lang babayaran nyo syempre yung sabihin natin yung araw niya. Pero, compared sa kita naman ng buy and sell, kaya-kaya nyo pong bayaran yung sabihin natin isa o dalawang araw ng mekaniko ninyo. Ayan. So, para po masigurado kayo, yung mapagkakatiwalaan yung mekaniko, kumuha na lang po kayo. As bayaran nyo na lang siya. Pwede nyo pong ituloy ang buy and sell ng kotse. And habang ginagawa niyo po yung business na yan, matututo na po kayo dyan. Tapos kung tumitingin din yung mekaniko niyo, magpaturo na kayo alin yung mga tinitingnan niya. Ayan. Para sa susunod, kahit mag-isa na po kayo, marunong na kayo. Okay. Galing kay Sir Del. Sir, kailangan po ba ng business permit kapag magbebenta ka ng mga second hand na sasakyan? Kung marami po kayong unit, mas maganda po meron kayong business permit. Pero ako po kasi hindi naman ako talagang big time na businessman dyan sa buy and sell. Kung bawa po, isang buwan, isa ka lang, pwede naman hindi pa kayo kumuha ng business permit. Kumbaga, tingnan nyo lang po muna yung takbo, yung sistema ng buy and sell. Ngayon, kapag nakita nyo po na maganda, profitable naman po para sa inyo, mas maganda po na kumuha kayo ng business permit. Para, kumbaga, yung buyer nyo, yung client nyo, makikita niya na, may ano siya, established to, di ba? Kumbaga, kumbaga business talaga to. Mas pagkakatiwalaan po kayo. Yun ang maganda
kapag meron kayong business permit. Question din po, paano po kapag pinaganda mo yung sasakyan? Sir, pwede na po ba itaas ang offer na mas mataas pa sa original price niya sa market? Depende po sa mga ilalagay niyo siguro na kung paano niyo siya in-upgrade. Okay? Siyempre, kung mas ma... Kumaga, compare natin. Ano ba? Vios na, kanyari na po, 2019, same siya. Pero wala siyang halos laman na... Kumaga, walang in-upgrade. Then 2019 din na Vios. Okay? Pero ito, naka-set up na siya. Naka-leather yung upuan. May mga, ano yan, yung TV Plus. May mga navigator. Diba? Tapos magaganda na yung mugs. Sigurado po na mas mataas naman yung market value niya kaysa dun sa hindi na-set up. Ang ingatan lang po natin, sir, huwag natin masyadong gawing personalized naman yung kotse. Alamawa, minsan may nakikita tayong kotse na may design ng kunyari lang, Hello Kitty, di ba? Or yung mga Louis Vuitton, yung mga ganon. So, alamawa, spoiler na matataas. Kasi po, hindi naman lahat gusto yung ganon. So, mas maganda po yung hindi masyadong maraming accessories. Kumbaga yung medyo simple pa rin po para mas malaki po yung market niyo. Galing kay Ma'am Jenny, thank you po sa info. Dami ko po natutunan. Dagdag lang po sana maituro niyo rin po para sa mga nag-installment ng sasakyan at tapos na yung payment niyo. Kunin niyo po kaagad ang CR na original para di po kayo magbayad ng storage fee. Sa akin po kasi after 11 months, doon ko palang nakuha. Siningil po ako ng storage fee na 3,000 pesos plus. Sorry. 3,000 pesos plus notary na 600. Bali, 3,600 po lahat ang siningil sa akin. Sana ma-mention niyo po ito sa inyo vlog niyo para makatulong sa iba. Thank you po. Thank you din po, Ma'am Jenny, sa tip na binigay niyo para sa ating mga kumukuha ng sasakyan. Ayan. Okay. So, doon po sa mga nagtatanong po about sa Grab, sasagutin po natin yan sa susunod na video tungkol naman po sa Grab business. Ayan. So, sana po doon sa mga nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos yung mga katanungan nyo. At kung meron pa po kayong dagdag na tanong, pakilagay lang po dyan sa ating comment section para po masagot po natin. So maraming salamat po sa panonood. Sa susunod po ulit na video, magkita-kita po ulit tayo. So, thank you for watching. Kung nagustuhan niyo po, pwede po kayong mag-subscribe. And paki-like na rin po at i-share po sa mga kasama niyo na interesado rin sa mga ganitong video. So thank you. God bless po.